Ilan pa lamang ang mga tao sa bahay ni Amethyst na magdungo sa laro ni Mateo. Kakalagay pa lamang ng atul sa stand niyon. Si Mateo nagpahay sa kanila sa bahay na sila tumuloy. Total naman daw hindi rin niya makikita sa ospital ang mama niya. Mula sa morgue, tiyak na kukunin agad ng funeral parlor ang bangkay nito. Nanlumo siya ng matanawang bangkay ng mama niya mula sa salamin ng atahol. Hanggang bago sila makapasok sa bahay nila, umaasa siyang hindi na totoong patay ang mama niya. Napanaginip lamang ang lahat kahit kapag nagising siya, malalaman niyang buhay pa ito. Natanaw niya si Pearl na umiiyak, kasama na itong tita Emma niya at si Wendy. Yumakap agad sa kanya na makita siya. Ate, wala na si mama. Hindi siya makasagot, parang may nakaharang na malaking bikig sa lalamunan niya. Tahimik lang siyang umiyak sa balikat ito. Tinapik ni Lucho ang asawa nito. Sweetheart, hayaan mo muna makalapit si Amethyst sa ataul bago siya makita ni Papa. Nagtaka siya sa sinabi ng bayaw niya, pero hindi na lang niya pinansin iyon. Lumapit nga sila magkapatid sa bangkay ng mama nila. Sising-sisi niya ang umalis na banal sa kanila. Kung alam lang niyang sandali na lang pala ang natitirang araw sa buhay nito, tinisa lang sana niyang galit ang papa niya. Sa sandali pa lamang siya nakatayo sa harap ng taul nang marahas siyang hilahin ng kanyang papa. Ang kapal na mukha mo para tumungtong pa sa mamahay ko. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Natatakot pansay pinilit niyang mga tuwiran. Papa, hayaan niyo na ako kahit ngayon lang. Patay na si mama at pinatay mo siya. Nanlaki ang mga mata nito dito siya sa bintang nito. Kung hindi dahil sa pagiging sawail mo, buhay pa sana si Luisa. Inatake siya sa puso dahil sa iyo. Sagad sa butong kasalanan mo sa akin, babae ka. Umalis ka na rito bago pa kita mapatay. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to, Papa. Halos maglumuhod na pakiusap niya rito. Ipinagtulakan sa nito palabas ng pinto. Huwag na huwag ka na magkakamali magpakita rito. Hindi kita papayagan makalapit kahit sa libing Luisa. Para sa akin, patay ka na. Kaya umalis ka na. Inalalain siya ni Mateo at sinakay sa kotse nito. Iyak pa rin siya ng iyak. Pinandalan nito ang sasakyan. Mayamay ininto nito ang sasakyan sa lugar ng tahimik at walang gaanong dumaraan ng mga tao. Inihilig pa nito ang ulo niya sa dibdib nito at doon siya umiyak ng umiyak. Tahimik namang ito habang inaalo siya. Hindi ito umihinto sa marahang paghahagod sa ulo at likod niya. Saka na nito muling pinandalan sa sasakyan ng maampat na mga luha niya. Iniuwi siya nito sa bahay nito. Tama si Papa. Ako ang pamatay sa mama ko. Sabi niya rito na maiyakit na siya nito sa silid na inuuko pa niya. It was a terrible thing to happen. Hindi ko alam kung mawawala pa ang guilt na nararamdaman ko ngayon. Stop it, Amethyst. Hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Oras na niya kaya siya nawala. Huwag mo sanang sasihin ang sarili mo. Alam ko. Pero pinalipas ko muna ang galit ni Papa bago ko tumanggi na magpakasal sa lalaking gusto niya mapangasawa ko. Hindi sana kami nag-away. Hindi sana sasama ng sobra-sobra ang loob ni Mama. Hindi sana siya inatake at namatay. Look, Amethyst, kung talagang may heart condition ng mama mo, kahit hindi kayo mag-away ng papa mo, aatakihin din siya. Umiling-iling siya. Naiiyak na naman siya. Napakahirap talayin sa konsensya niya nangyari. Ang sarili lang niya naisip niya kaya niya sinaway ang gusto ng papa niya. Hindi matatahimik ang kaluluwa ng mama mo kung ganyang patuloy mo sisisihin ang sarili mo sa pagkawala niya. Baka nga mas nahihirapan sa haba nakikita kanyang ganyan. Ang hirap-hirap naman kasing tanggapin, Mateo. Ganon din ang nararamdaman niya nang mawala sa kanya si Marcus. Alam ko at naiintindihan kita. Sige, umiyak ka. Malungkot ka. Pero sana pagkatapos mag-move on ka na tulad ng gusto mangyari ni Marcus noong nabubuhay pa siya. Follow your dreams, Amethyst. Follow your heart. Make use of what God has given you. Kapag nagawa mo yun, saka pa lang siguro matatahimik ang kaluluwa ng mama mo. Maganda ang mga sinabi nito, but easier said than done. Nakasilip sina Amethyst at Mateo mula sa likod ng mga halaman habang pinanonood nila ang libing ng mama niya. Naroon ang papa niya at si Pearl na panay ang pag-iyak. Katabi nito si Lucho na kargang pamangkin niyang si DJ. Naroon din ang mag-ama na sina Tita Emma, Tito Kevin at Wendy. Pati sina Tita Luz Riminda, Victor at Queen Nestor, naroon din. Ang iba pa nilang malalapit na kamag-anak at kaibigan, naroon din may mahawak na tangkay ng rosas. Naroon ang lahat maliban sa kanya. Napasigok siya. Inakbayan siya ni Mateo at pinisil nito ang punong braso niya. Tuloy na siyang napayakap dito na nag-iit siya nito ang mga nakipaglibing ang bulaklak na hawak ng mga ito. Kaya mo to, Amethyst. Sige lang, iiyak mo. Nandito lang ako at sasamahan kita. Matagal bago na ampat ang mga luha niya. Nang umalis ng lahat ang mga tao roon, lumapit sila ni Mateo sa puntod. Bumukal na naman ang mga luha niya. Hindi na yata iyon maaampat. Parang kailan lang, ang mga labi ni Marcus ang inilibing nila.
Naramdaman niya ang sakit na nararamdaman niya noong mawala ito. Nanatili si Rolone Mateo hanggang sa siya na ang mismong magyayari ito na umuwi. Marami itong dapat gawin pero matyaga siyang sinamahan ito at inalalayan. Sa kabila ng masasakit na nangyari sa kanya, nagpapasalamat siya sa Diyos na may isang Mateo na pwede niyang sandalan. Pagkalipas ng dalawang araw, nagpasya na siya magtrabaho. Hindi mo na kailangan awin agad ito, sabi sa kanya ni Mateo. You are still mourning for your mother's death. Kaya ko ng sarili ko, matatag na sagot niya. Hindi lang naman sa pag-iyak o sa pagmumukmuk may paparamdam at luluksa. I know I won't stop missing my mother, pero sabi mo nga, kailangan ko rin mag-move on. Naisip ko lang na agahan yun. I still think you need some rest. Some more time. Pero kung yun ang gusto mo, sige, dadali na kasi sa travel agency ngayon. Tumango siya. Nang makarating sila sa travel agency nito at may pakilala sa kahalihinan niyang manager, agad niyang tinuran ng huli ang mga dapat niyang gawin. Madali lang siyang natuto. Mabait ang palis ni manager at lahat ng kailangan niyang malaman ay itinuro nito sa kanya. Araw-araw niyang kinukwento kay Mateo ang mga accomplishments niya. Isang hapon, nasunduin siya nito sa travel agency. Nagaya itong mag-dinner sila sa isang bagong bukas sa commercial area ng Molino. Bago sila nagtungo roon, tinila muna siya nito sa katabing jewelry shop ng fine dining restaurant. May sasabihin lang daw ito sa may-ari niyon na nagkataong kaibigan din ito. Ipinakilala siya nito sa may edad na jeweler na si Tito Baron. Pumasok ang mga ito sa isang silid. Siya naman nagpaiwan sa store. Malaki ang jewelry shop. Inisa-isa niyang tingnan ng mga nakadisplay roon nang marinig niyang motorin na boses ng isang babaeng customer. I'd like something more elegant. Wala sa mga yun ang gusto ko. They all look ordinary to me. Napalingon sa rito. Kilala niya ang babae, si Mrs. Katrina Silvestre. May sinabi rito ang sales assistant. I don't think so. Tawagin mo manager niyo rito. Gusto kong sabihin sa kanyang design na gusto kong jewelry set. I take it that you're accepting made order jewelry. Yes, ma'am. Nang napitan nito na manager at kausapin, kinuha agad itong order nito. I'd like to have it in 3 days. Sabi pa nito, tumaas ang mga kilay niya. Ano ba akala ng babaeng to? Magic lang ang paggawa ng alahas? I'm sorry ma'am but we can't possibly finish your order in just 3 days. Sabi dito ng manager. Ilang palitan pa ng palima na gano'ng nangyari. Ngunit sa huli lumayas na ng basta si Mrs. Silvestre. Wala raw kwentang jewelry shop na iyon dahil hindi maibigay ang hinihiling nito. Hey! Sinong pinapanood mo? Tanong sa kanya ni Mateo nang lapitan sa nito. Sino pa? Di yung asawa ni Congressman Silvestre? Sagot niya. What about her? Kalimutan na lang natin. Di naman importante. Tapos na ba kayo mag-usap ni Tito Byron? Oo, let's go. I'm starving. Hinawakan itong kanyang kamay at pinagdapit itong mga kamay nila. Pasimpleng sumanggap siya ng hangin. Bakit ba ganun ang pakiramdam niya sa isang simpleng pagkakahawa kamay nila nito? She felt mushy inside. Hindi rin nakatulong sa laging nakatutok ang mga mata nito sa kanya habang nagdi-dinner sila. Kausap ni Amit si Tita Gigi. Nakausap ko pong kapatid ko kanina, Tita Gigi. May babakante daw na condo unit ang pinsan ni Lucho sa mismong condominium building na tinitahan nila. Ipapagamit na lang daw po sa akin. Sa katapusan po ko lilipat doon. Aniya. Nasabi mo ba ito kay Mateo? Hindi pa po. Siguradong malulungkot siya kapag umalis ka na rito. Kahit naman po ako, malulungkot din kapag umalis na ako rito. Masarap po kayo magluto at magaling kayo mag-alaga. Tumawa ito. Alam ko naman ang mas kinilulungkot mo ay yung hindi mo na makakasama si Mateo. Nanunod siyang sabi nito. Si Tita DJ, ba't yung iniisip nyo? Pabirong sabi niya. Tama naman to. Malulungkot nga siya kapag umalis na siya roon. At dahil iyon kay Mateo. Magkaibigan lang kami ni Mateo. Saan pa ba nagsisimula ang love kundi sa friendship? At pupusta ko. Hindi lang friendship ang nararamdaman ni Mateo para sa iyo. Lagi ko nakikita kung paano kayang titigan. Pati nga ako kinikilig sa inyong dalawa. Wala pa ba siyang inaamin sa iyo? Tinawanan niya ito. Actually, matagal na nagpaparamdam sa kanya si Mateo. Hinaligan pa nga siya nito. Pero sa palagay niya hindi nito mag-atam niligawan siya dahil sa sinabi niya rito noon. Si Marcos lang nag-iisang lalaki na mamahalin ko. Oh, bakit di ka na sumagot? Binago na lamang niyang usapan. Matagal na po ba kayo rito, tita? Kapapanganak pa lamang noon kay Mateo. Nandito na ako. Mabait sila ng pamilya niya. Sayang nga, di na nabigyan ng hustisya nangyari sa mga magulang niya. Bakit ano po ba nangyari sa kanila? Mas mabuting hindi mo nalang malaman, Amethyst. Ayaw na rin ni Mateo maungkat pa tungkol sa mga magulang niya. Iginalang niya ang sinabi nito. Lunchtime kinabukasan, nang daanan ni Mateo si Amethyst sa travel agency. May surprise na rin ito sa kanya.
Dinala siya nito sa isang restaurant na hindi kalayuan sa opisina nila. Pinaupo siya nito sa harap ng isang mesa roon. Sinabi niya ito na hintayin na lamang siya roon ang sorpresa nito. May pasyente pa raw ito kaya hindi siya masasamahan sa pananghalian. Nalungkot siya na hindi sila sabay nakakain. Ngunit tatanggal agad ang lungkot niya na makita niya kung sinong taong pumasok sa pintong nilabasan ni Mateo. Pearl? Nakabuka ang mga kamay na lumapit sa kanya. Nagyakap sila magkapatid. Miss na miss ko na kayo, sabi niya rito. Namimiss ka na rin namin ate. Nung isang araw kapag gusto makipagkita sa iyo, pero nandun kasi kami sa bahay natin. Anong ginagawa niyo ron? Sinasamahan namin si Papa. Kahit matapang siya, dinamdam din niya na sobrang pagkamatay ni Mama. Kagabi lang kami umuwi sa Makati. Anong ginagawa niyo roon? Sinasamahan namin si Papa. Kahit matapang siya. Actually, si Mateo nag-set up ng meeting na to. Siguro nakikita niya na sobrang lungkot ka nang wala na si Mama at gusto mo makakita ng kapamilya. Kinunutan niya ito ng noo. Hindi niya pinansin ang nahimigan niyang panunokso sa mga mata nito. Ang laki na ng tiyan mo. Kinumusta na dito mag-ama nito. Ate, huwag mo nga ibahin ang usapan. Halatang halata naman kay Mateo na may gusto siya sa'yo. Mutual na bang feelings ninyo? Tigilan mo na nga ako. Umorder sila ng pagkain. Habang kumakain sila, naramdaman niyang may babae itong gustong sabihin sa kanya. May problema ba, Pearl? Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita. Ate, tungkol ito kay Papa. Bakit? Anong problema sa kanya? Wala, okay lang siya. Kaya lang ate, may anak pala siya sa labas. Hindi agad siya nahanghibo sa sinabi nito. Lalaki siya ate. Siguro 17 years old pa lang siya ngayon. Kamukha siya ni Papa kaya hindi may tatanggay mag-ama sila. Paano mo siya nakilala? May isa pang bagay pang dapat kang ulaman ate. Sabi nito sarap sagutin ang tanong niya. May kinalaman sa heart attack ni Mama. Nagpuyo siya sa galit nang malaman niya kung anong bagay ang sinasabi nito. Hindi ko rin agad nalaman ang tungkol dito. Sina Ate Edna at Victoria nagkwento sa akin. Magtutuos kami ni Papa. Hindi makatulog si Amethyst sa mga natukasan niya. Pabiling-biling siya sa higaan. Mag-aalauna na madaling araw ayon sa digital clock na nasa bedside table. Bumangon na lamang siya at lumabas sa veranda. Hindi siya nakakain kanina sa hapunan. Dalawang ulit siyang tinanong ni Mateo kung may problema siya. Nagkaila siya rito. Hindi siya makapaniwala ng kasalanang binibintang sa kanya ng papa niya ay hindi pala totoo. Hindi ka rin makatulog? Nilingon niya si Mateo. Palapit ito sa kaniroonan niya. Hindi nga eh. Sagot niya na makalapit ito. Ikaw, bakit kasing ka pa rin? Tulad mo, hindi rin ako makatulog. Iniisip po ka ng problema mo. Ayaw mo naman kasing sabihin sa akin. Alam ko naman na may gumugulo sa isipan mo. Ayaw ko kasing maabala ka na naman dahil sa mga problema ko. Pakiramdam ko, lagi ako nakakabigat sa'yo eh. Amethyst, napag-usapan na natin to, di ba? I'd like to help you in any way I can. Hindi ka babigat sa akin. In fact, I believe you're helping to fulfill my purpose. Anong purpose bang sinasabi ng lalaking to? Magkaibigan tayo, hindi ba? Hinawakan nito ang kamay niya. Pinisil iyon. Mahirap panatiling tikong mabibig sa harap nito habang nakatungay sa kanya magagandang mata nito na parang nagsasabing wala siyang dapat ipag-alala. Habang hawak pa nito ang kamay niya na nagbibigay ng goosebumps sa balat niya, natagpuan niya ang sarili na sinasiwalat dito ang mga pinagtapat sa kanya ng kapatid niya. Nung araw na umalis ako sa amin, may isang lalaki na rin pumunta sa amin. Hinahanap niya si Papa. Pero umalis din pala agad si Papa pag alis ko kaya si Mama ang humarap sa lalaki. Pinagtapat din nito kay Mama na anak ito ni Papa sa isang taga-Indang, Cavite. Nagalit daw si Mama sa lalaki at sinabihan ang sinungaling. Pero may dalang katibay na lalaki. Pictures at ilang sulat na nagpapatuloy sa claim nito. Lalo nung nagalit ang mama at pinagtaboyan yung lalaki. Pero bago raw yun, inatake si mama. Tinulungan pa nga nung lalaki si Ate Eden na may sakay sa kotse si mama. Ang pinsan ko si Victoria naman ang nagdala kay mama sa ospital. Wala ka pala talagang kasalanan sa pagkamatay ng mama mo. Hawak pa rin ito ang kamay niya. Pero hindi yun alam ni papa kasi hindi na nagpakita ulit yung lalaki. At isa man kina Victoria at Ate Eden, hindi na gawang ipagtapat kay papa nangyari. At Emast, wala ka nang dadaling guilt dahil sa pagkamatay ng mama mo. Oo, tama ka. To think na binunto ni Papa ang garit niya sa akin dahil sa pagkamatay ni Mama. Hindi man lang ako nakalapit sa bangkay ni Mama. Naluluhang sabi niya. Shh, it's okay. Mahinang sabi nito. Inihilig siya nito sa dibdib nito at pinalibot sa kanya ang dalawang braso nito. Maraan siyang iniguy-igoy nito habang tahimik siyang umiiyak. Nang maampat ang mga luha niya, iniyapos niya ang kanyang mga kamay sa bewang nito. Lalo siyang sumiksik sa dibdib nito. She was grateful for his comfort.
Napatingala siya rito ng kumalas sa mga kamay nito sa kanya. May nabasa siyang tanong at pag-aasam sa mga mata nito. Siya man ay hindi tiya kung anong gusto. Ang alam lang niya ayaw niyang mawala sa comfort ng bisig at katawan nito. Bumaba ang mukha nito. Kusang sinilubong ng mga labi niya ang mga labi nito. Narasap ulit ng matamis na halik nito at ang masarap na sensasyong nagbibigay sa tensyon sa lahat yata ng parte ng katawan niya. Naghahabol siya ng hininga ng sandaling kumalas ito sa kanya. Amethyst? Pimikit siya at tinintay na muling ang kanina mga labi niya. Hindi naman siya nabigo. Sa pagkakataong iyon, mas matamis ang halik na pinalasap ito sa kanya. I'm sorry, Marcus. Pagdinat ni Amethyst ay napangiti siya. Bumalik ko siya ng bangon na mapansin niya na mataas na palang sikat ng araw. Pasado alas 7 ng umaga. Puro na magagandang panaginip ang pagtulog niya, kaya marahil tinanghali siya ng gising. Bumangon na siya at inayos ang higaan. Napahagat labi siya na makita ang pulang bahid sa bed cover. Hindi pala panaginip lang na magitan sa kanila ni Mateo. Paglabas na ng silid, hinanap niya si Mateo. Nakalis na ito ayon kay Tita DJ. Pumasok pa rin siya sa travel agency kahit ang halin na. Pag-uwi niya kinahapon na nadatan niya si Mateo na naghahanda sa pag-alis. Saan ka pupunta? Usisa niya. May kailangan lang ako sesuhin sa Hong Kong. Biglaan lang ito, Amethyst. Mamaya madaling araw ang alis ko. Nalungkot siya. Kailan ang balik mo rito? Hindi ako magtatagal doon. Kapag maagang natapos ang asikasuhin ko, babalik agad ako. Promise? Ngumiti ito. Promise. Siya na mismo ang yamakap dito. Mamimiss kita. May pagtatakang tinitigan siya nito, pero umiti uli ito. Mas mamimiss kita. Binigyan siya nito na mag-aangharik sa mga labi niya. Inaasahan niyang sa isang silid ulit sila matutulog, pero hindi ito lumipat sa silid niya. Pagising niya kinabukasan, wala na ito. Nakadama siya ng panghinayang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo na makita niya ang taong pumasok na restaurant na pinaghihintayan niya. Saka pa lang siya naniwala sa sulat na natanggap niya. Kahit sa panaginip, hindi niya inaasahang makikita pa si Marcus. Mateo, ngilitian siya nito. Kamusta ka na? Talaga bang ikaw yan, Marcus? Ako nga talaga. Umupo ito sa katapat na sila niya. Pero patay ka na, hindi ba? Mahabang kwento. Patukat na story short, ibang taong nagtagbo ang patay at hindi ako. Niloloko mo si Amethyst. Galit na sabi niya. Niloko mo kaming lahat. Mateo, hindi ko gustong gawin yon pero kailangan. Lalo nagpuyos ang loob niya. You have no idea what Amethyst has gone through. Halos masirang buhay niya dahil sa nangyari sa'yo. To top it all hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal niya. Nang magsimula magkwento si Marcus, nabawasan ang galit niya. Hindi siya makapaniwala sa mga pinagtapat ito. Nakabalik na siya sa hotel na tinutuluyan niya, natitigilan pa rin siya. Isang bahagi ng pagkatao niyang nalulungkot para kay Marcus. Kahit magana ang pamumuhay nito sa Hong Kong, iba pa rin ang nasa sariling bayan. Iba pa rin ang may sarili at tunay identity. Umaasa naman isang bahagi ng pagkatao niya. Baka sakali, kapag lumipas ng ilang taon, magkapawang siya sa puso ni Amethyst. Madaling sabihin na hindi niya sasabihin dito na buhay pa si Marcus, pero habang buhay ba niya iyong may tatago? Lunch break ni Amethyst na makatanggap siya ng tawag mula kay Pearl. Ate, anong balak mo yung tungkol sa natukasan natin kay Papa? Tanong ito. Kailangan kong makahanap ang kapatid mo. Nakausap ko na si Victoria at Ate Eden. Wala silang may bigay impormasyon sa akin. Kung kukumpratin ko si Papa, dapat may proof ako ng kataksila niya kay Mama. Pero saan mo siya hahanapin? Hindi ko alam. Malaki ang indang. Isa pa hindi na matatanan ni Ate Eden na panggalang. Pangalang binigay ng kapatid mo. Bakit pa kanina mo pa sinasabi na kapatid ko lang lalaking yun? Kapatid natin sa ate. Nakalimutan mo na bang ampon lang ako ni na Papa? Kaya ikaw lang ang kadugo ng lalaking yun. Ate? Look, Pearl. Tanggap kong ampon lamang ako. Ramdam kong minala ko ni Mama at Papa. Nagiging big deal lang naman pagiging ampon ko tuwing nasasaktan ako ni Papa. Ngayon, susubukan ko ulit kausapin si Victoria. Baka sakaling ma-recall niya ang pangalan ng kapatid mo. Hindi ko pwedeng isa-isa ng mga tao sa indang. Yun lang alam ko na tagaroon siya sa indang. Isang araw, nang mapadaan si Amethyst sa tapat ng opisina ng papa niya, nakita niyang binata na kita niya noon sa tapat ng bahay nila. Nakatanaw ito sa office building. Kinutubon saan ito ang taong hinahanap niya. Tugma ang itsura nito sa description ay binigay ni Victoria sa kanya. Nilapitan niya ito at nagpakilala siya. Tinanong niya ito ng ilang mga bagay. Ilang sandali pa ay kasama niya ito sa isang fast food restaurant. Nasaan ang mother mo, Samuel? Yun ang pangalang binigay nito sa kanya. Gwapo ito, maamo ang anyo, matangos ang ilong. Malaki ang pagkakahawig nito sa papa niya. Kaya pala paminal ito dahil kamukha nga ito ng papa niya. May kapayatan nga lang ito. Patay na siya.
bago siya namatay na sabi niya sa akin kung sinong tunay kong ama. Ang sabi niya wag na ako magpapakilala pa rito. Baka raw pagsisihan ko lang. Ang importante raw ay alam ko na kung sinong totoong ama ko. May mga kapatid ka ba? Sabi ng nanay ko noon may ate raw ako. Pero kinuha raw ito sa kanya. Ayaw naman niyang sabihin sa akin kung sinong kumuha. Kaya wala akong ideya kung nasa na to. Mag-isa na lang talaga ako. Kaya nga hindi ako matahimik. Buong buhay ko wala akong nakilalang ama. Kaya nang mailibing ang nanay ko, pumunta ako sa bahay ninyo. Ang sabi sa akin na nakikita sa iyo sa bahay, may dala ka raw doon ng mga sulat at picture. Pwede ko bang makita? Kinuha nito sa dalang napsak ang ilang sulat ng mga larawan. Iniabot ito sa kanya mga iyon. Nakita ko lang mga yan sa mga gamit ni nanay. Sa isang larawan, mag-aakbay ang papa niya at isang babae. Ang isang larawan naman ay naroon ng batang si Samuel at ang ina nito. Binasa naman niya isa sa mga sulat na naka-address sa pangalang Cynthia Bautista. Ang sabi rin ng papa niya, nakipagkalasa ito kay Cynthia. Mahal daw ng papa niya ang tunay na pamilya nito at ayaw nitong masira pa iyon. Binasa rin niya ang ibang sulat. Wala ako nakita at nabasa rito na nagsasabing anak ni papa. Kasi, sabi sa akin ni nanay, hindi daw alam ng ama ko ang tungkol sa akin. Naghiwalay na raw sila bago pa nito malaman na buntis siya. Kung sa bagay, kahit walang binagat sa mga sulat na anak ni papa, sigurado akong anak nga niya, magkamukha kayong dalawa. Nang islap sa tuwa mga mata nito, ngunit napalitan din iyon ng lungkot. Kaya lang baka makagulo lang ako sa pamilya ninyo. Nangyari na nga yun nang pakita ko, yung mga yan sa mama mo. Hindi matay siya sa galit, kaya naisip ko na doon lang sa opisina ng ama ko pupunta. Patay na si Mama Samuel, ilatake siya sa puso. Namutla ito, magkahalong pagsisisi at pagkagulat ang rumihistro sa mukha nito. Parang maiiyak na ito na magsalita. Hindi ko alam na patawad. Patawarin niyo ako kahit alam kong malangkat patawanan ang ginawa ko. Tama nga pala si nanay. Makakagulo lang ako sa inyo. Pangako hindi ko na ipipilit ang makilala ang ama ko. Tatayo na sana ito ng pigilan niya. Wait Samuel, makinig ka. Sinabi niya rito ang pagtatakwal sa kanya ng papa niya. Lalo pa nang inakala niyon na siyang dahilan ng pag-atake ng mama niya. Ikaw lang makapagbibigay ng ninaw sa totoong nangyari. Kailangan kita para malaman ni papa ang totoo. Isa pa tama lang na makilala ka niya. Isa ka rin Vergara. Hindi ka galit sa akin? Hindi. Wala ka namang kasalanan. Kung meron man may kasalanan dito, si papa lang yun. Isa pa magalit man ako, hindi na rin makaibabalik ang buhay ni mama. Paano ko ang papa mo naman na magalit sa akin? Dahil dun. Magalit man sa o hindi, mas mabuti nang sinubukan mong pakilala sa kanya kaysa tumanda kang hindi mo nalaman ang sagot sa tanong mo. Sandaling tinitigan sa nito na tila inaalam ito ang sinseridad sa mga sinabi niya. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Ate Amethyst ang tatawag mo sa akin, Samuel. Hindi, ma'am. Kung tutuusin, mas may karapatan pa ito sa papa niya kaysa sa kanya. Anak man to sa labas, tuloy namang anak ito ng papa niya. Samantalang siya ay ampun lang. Pagsapit ng hapon, sa oras na inaasahan niya nasa bahay ng papa niya, nagtungo si Leroy ni Samuel. Natuwa si Ate Eden na makita siya. Ngunit nag-alala din agad ito. Baka raw makita siya ron ng papa niya at pati ito'y makagalitan. Huwag kang mag-alala, Ate Eden. Hindi ka matadamay dito. Akong bahala. Ipinakilala niya rito si Samuel. Pagkatapos nagtungo na sila sa study. Iniwan muna niya si Samuel sa labas ng pinto niyon. Naningkit ang mga mata ng papa niya sa galit na makita siya. Napatayo ito mula sa wheelchair. Ang tigas nilang bungo mong babae ka? Hindi ba't sinabi ko na siya na huwag ka nang babalik dito sa mamamahay ko? Inaasahan na niya ang reaksyon nito. Pero hindi siya nagpa-apekto. Dala niya ang mga sulat at retrato na pinakita sa kanya ni Samuel. Tingnan niyo muna mga ito bago niyo ako palayasin, Papa. Binaba niya mga iyon sa oak desk nito. Sinilipan lang nito ang mga sulat at litrato. Ano man ang gawin mo? Hindi mo na mababagong pasya ko kaya umalis ka na. Kahit sabihin kong alam ko lang tungkol sa inyo ni Cynthia Bautista? Nagulat ito, ngunit saglit lang. Sino nagsabi sa inyo tungkol sa kanya? Ang mga sulat at litrato niyan, ang patunay na kataksilan niyo kay Mama. Nabura ang galit ito. Sinuri nito mga sulat at larawan. Saan mo nakuha ang mga ito? Bago ko sabihin sa inyo kung saan, dapat ko muna sigurong ipaalam sa inyo ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ni Mama. Matapang na pahayag niya. Isinalaysa niya rito ang mga nakita ni Ate Eden at Victoria nung araw na atakihin si Mama sa puso. I admit, marami ako naging kasalanan sa inyo ni Mama noong nabubuhay pa siya. Pero hindi ako papayag na patuloy yung paniniwalaan na ako ang dapat sisihin sa pagkamatay niya. Hindi ako naghahangad na pamanahan pa ninyo ako o patarin ulit sa bahay nito. Gusto ko lang na huwag na ninyo akong pagbawalang dumalaw kina Pearl at kina Tita Emma.
Napaupo ito na parang bigla na lang nawalan ng lakas ang mga tuhod nito. Hindi ba pa sinasagot ang tanong ko? Sino nagbigay sa'yo ng mga to? Galing ang mga yan sa anak ni Cynthia Bautista. Nag-asawa pala siya. Mahinang sabi nito na parang tumanda ng ilang taon. Hindi, Papa. Kahit kailan hindi siya nag-asawa. Iniwan niya ito sandali at tinawag niya si Samuel. Nanlaki ang mata ng Papa niya pagkakita nito sa binata. Siya si Samuel, Papa. Ang anak ni Cynthia. Siguro naman ngayon marino na sa isip ninyo kung sinong ama niya.